Hi mga katambay! Kamusta? Salamat sa mga sumusuporta at susuporta sa ating channel. Maraming salamat sa mga nagsubscribe at magsusubscribe. Kung di dahil sa inyo, hindi mag-grow ang ating channel. Malapit na nating makamit yung 1K sub. Ulit, maraming salamat. Shoutout kay Jory Saranillo, Gerald De La Cruz, Bayakan Bangloy, Nolz Buwisan, at Galaxy Power. Power sa'yo at sa atin. Mga katambay, pasensya. Kasi di ko nasama sa kabilang video. Kasi nito ko lang naipon yung mga nagpapashoutout eh. Salamat guys, gagawa pa tayo ng maraming pang video tungkol sa ating mahal na One Piece. Bago natin simulan ang usapan, i-like ang video na ito at mag-subscribe. At i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga darating na mga video. Okay, tungo na tayo sa ating topic ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay diba, ang Age of Piracy ay nagsimula ng sumuko at nabitay ang Maalamat na si Goldie Roger. At sa huling salita niya ay inanunsyo niya na ang kayamanan niya ay nakatago sa isang lugar. Dahil dito, nahikayat at nagkaroon ng kumpiyansa ang ibang aspiring na mga magsisimulang pirata at hinahangad na makuha ang kayamanan ng One Piece. Pero di lang pala si Goldie Roger ang sumikat na pirata at nakilala sa gantong gawain. 38 taon at bago mapunta sa pinakasimula na kwento ng One Piece. Bago din maging hari ng mga pirata si Roger, ay may isang pangkat ng mga pirata ang naghari sa karagatan. Nakilala ang grupo sa malalakas nitong mga miyembro at naging tanyag dahil sa kanilang sikat na kapitan na si Rox D. Sebek. Ito ay ang Maalamat na Rox Pirate. Pinamumunuan to ni Rox D. Sebek na kinukonsiderang pinakadelikado at pinakamalakas na grupo ng mga pirata ng panahon na yon. Napagharian nila ang malalawak na karagatan bago umusbong at sumikat si Goldie Roger. Ang Rox Pirate ay nabanggit ni Garp sa Redport na isang daungan ng Marines. Kasabay ng balitang si Kaido at Big Mom ay magtutulong para tugisin si Luffy na patungo noon sa Wano Country. Ito siguro yung mga panahon na nabanggit ni Big Mom na may naging malaking utang si Kaido sa kanya. Natalakay dito ang grupo dahil nabanggit si Kaido at Big Mom na sinasabi ni Hina, isang Rear Admiral, na si Kaido at Big Mom ay miyembro dati ng isang pirate group na ngalan ay Rox o Rox, kasi di pa nadedetermine noon sa episode kung ano ang tama talagang tawag. Nasabi dito na noon ngang mga panahon na yon, sila ang nag-aari sa karagatan at kung bakit natawag na bayanin ng Marine si Garp. Nakwento din ni Hina na nawala ang kanilang kapitan. Paano kaya nawala yung kapitan nila? May posibilidad na buhay pa ito at pwedeng gumawa ulit ng gulo at i-recruit ulit silang Kaido at Big Mom. Ano sa tingin nyo? Ang Rox Pirate ay napakilala na ang ibang mga miyembro. Nabanggit ko na yung dalawa eh, si Big Mom at si Kaido. Kasama pa dito sila Whitebeard, si Captain John, si Shiki, si Silver Axe at si Ochoku. Yan pa lang ang mga na-mention na name at nailabas. Si Captain John, naipakita siya nung sa Thriller Bark eh. Pwede nyong balikan yun. Wala pa masyadong impormasyon dun sa dalawang member na si Silver Axe at si Ochoku. At wala pa din kilanlan kung ano ang mga itsura ng mga ito. Ang samahang ito ay binuo ng mga mapapanganib na grupo ng mga pirata noong panahon na yon sa lugar na tawag ay Hachinosu. Ang pinakatoo nila sa kanilang paglalakbay ay para sumikat at dahil dala ng kapalaran, nabuo ang grupong ito. Ayon kay Sengoku, sila ay mga mababayolenteng mga tao na walang pinipili kahit kaibigan man nila o maging kaaway ang mapapatay nila. Dahil sa kakulangan sa pagsasamahan o pakisama, ay nagagawa nilang patayin ang bawat isang miyembro pag nagkakaalitan habang naglalayag at nasa gitna sila ng karagatan. At dahil nga doon sa walang magandang pakipag-ugnay sa isa't isa ng mga miyembro na to, di na masyadong nakwento ang grupo at kasaysayan nila sa mundo. Ang Rox Pirate, isang malakas na grupo ng mga pirata na may potensyal na maging pantanon sa buong mundo. At walang alinlangan na sila ang may malalakas na mga miyembro na nabanggit ko nga kanina. Ang lakas nila noong panahon na yon ay nagiging banta, lalo sa world government. Kaya napagdesisyonan ng world government na pigilan ang mga ito na hinahangad na maging pinakamalakas na grupo sa buong mundo. May posibilidad kasi nasa kanila yung tatlong magiging yonko sa future. Talagang magiging threat sila. Ang grupo na to ay may isang barko ang kulay itim na ang nakalagay sa kanilang Jolly Roger ay ang pangalan ng kanilang kapitan na Rox. Yung design na isang letter, yung O, ay hugis na burning skull. May mga hinihinala pang miyembro na kasama din sa grupong to. Ito'y sila Shaki na asawa ng Dark King na si Silver's Rayleigh.
at ang sinasabing self-proclaimed na naging asawa ni Whitebeard na si Bakin. Ito yung nanay ni Edward Weevil. 38 taon na ang nakakalipas, inataan nila ang Celestial Dragon o mga world nobles. At ang mga alipin nila sa God Valley. Doon naganap ang di malilimutang labanan na nakatatak sa isipan ng mga taong saksi sa lugar. At doon din nagtapos ang paghahari ng grupo. Dahil nakipagtulungan si Garp sa future Pirate King na si Goldie Roger. At natalo nila ang grupo na to. Doon, nagsimula na matawag si Garp na Hero of the Marines. Matapos ang insidenteng yun, doon din nagtapos ang ugnayan ng magkakagrupo. 5 taon ang nakalipas, ang mga dating member nito ay nagbuo ng sarili nilang mga pangkat at nagsimula ng kanilang pangalan na matatatak sa kasaysayan. May naisip lang ako ha, ano kayang nangyari dun sa kapitan nila? Kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng buhay at nagtatago lang ito at naghihintay ng tamang panahon para buuin niya ulit yung grupo. Pwede din ito yung maging huling kalaban nila Lupin na magaganap sa Wano. May teorya ako na descendant ni Blackbeard si Rax de Sebek. At ito yung pwedeng mag-lead para mabuo uli yung grupo. Kung di man buhay si Rax de Sebek. Kayo, ano palagay nyo at naiisip? At ayan ang impormasyon sa tinatawag na Rax Pirates. Kung nagustuhan nyo ang video, i-like, i-share at mag-subscribe. I-hit ang notification bell para updated kayo sa mga ilalabas kong mga video. Again, salamat guys sa pagsuporta at pag-subscribe sa akin. Gagawa pa tayo ng maraming video tungkol sa mahal nating One Piece. Okay, yun lang. Salamat at paalam. Over and out.